pasok, tinitira ako lagi dito yung coach. Siyempre gaganunin yung ulo mo. Gusto na sana siguro yung ulo ko. Hanggang sa kaya ko nang i-ano yung sarili ko, i-handle ko nun. Tapos, so, yan guys. Yan lang po yung ano ko. Yan po talaga yung pinaka ano ko sa sport. Soccer. Kaya pag ano, bibili ako ng sport. Sobrang napakaka kami nito, lalo nung nakita ko naggagamit siya ng bola sa paa. Mira! Tirayin nila yung bola sa akin pupunta. Tapos nilagay ako doon sa may ano. Umagay ko. Alam mo, ginagawa ko. Nakapicture yun. Gusto ko nga kunin para yung tignan mo ba. Tapos nagano ako na. Eh di ako yung gumaganon. Napapagulong-gulong ako. Gas-gas na ako. Alam mo yung mga gas-gas-gas ko dyan. Hirap. Oo, sa sobrang hirap keeper. Tapos hahabulin mo yung bola pala ko na ano. Yung lilipad ka, ganun. First time ko nangyari sa buhay yung ganun. Kasi hindi mo pwede pagulin yung bola. Pero sa totoo kasi dati, di ako marunong mag-juggling yung ganun-ganun ba? Lampa ako doon, di ako maka ano. Tapos nung, nung na-realize ko sa sarili ko, kailangan ko nang gawin to para masabi nila sa akin na may nagbago sa akin. Ganun. Pero alam niyo nung umalis ako, umiyak ko yung coach. Bakit ka umalis? Bakit ako umalis kasi sabi ng family ko, hindi na daw muna ako maglalaro kasi dahil doon sa, ano nga ako. Ah, nabuli sila siyempre. Baka, tapos nagsabi sila na, hindi nila alam na may kultura tayong ganyan. Pag ano mangyayari sa'yo, baka hindi ka nila sasagutin. Oo. Kaya, so, nung baka nasabi natin maglaro? Sa loob ba ng, sa loob ng 3 taon ba naglalaro? Gaano kayo kadalas lumalaban? Every ano, ako nung una kong pasok. Tinitira ako lagi dito, yung coach. Siyempre, gaganunin yung ulo mo. Gusto na sana siguro yung ulo ko. Hanggang sa kaya ko nung i-ano yung sarili ko, i-handle ko nun. Tapos, so, yan guys. Yan lang po yung ano ko. Yun po talaga yung pinaka ano ko sa sport. Soccer. Kaya pag ano, bibili ako ng sport. Sobrang napakaka kami nito, lalo nung nakita ko naggagamit siya ng bola sa paa. Ang hirap! Akala ko madali! Trinatry ko, may hirap. Ang hirap na. Hirap. Ako hindi ko natinry kasi alam ko hindi ko pa. Bakit? Baka yung bola pa yung magpagulong pa sa akin. Pero dati gusto ko din talaga sa soccer. Meron akong coach. Tinuruan niya ako. Kasi ayaw ko rin. Ganun yan. Mas gusto ko yung ano. Kasi kanya-kanya tayong mas pinawas ko na yung pagtitinda. Ganito kasi yun, naghahanap yung mga coach. Ang bang nagtitinda, kunyari yan, nagtinda siya. Nandun siya sa Clark. Pag nakita ng coach na may ano siya, potential. Oo, kukunin ka. Ako, naglalakad lang ako. Naglalakad lang ako sa antas. Nakikita ko yung mga foreigner, naglalaro. Tapos no, oo, ito yung naalala ko dun. May foreigner na, magaling siya mag-soccer. Magaling din siya mag-Tagalog. Tapos sabi niya, gusto mo makisama? Tapos naisip ko gano'n, sige sir, sabi ko gano'n. Hanggang sa nagustugustuhan ko na, doon na ako nagsimulang nag-training. Ako naman nagtitinda ako doon sa Clark. Madalas talaga sa Clark yan, no? Nagtitinda ako doon. Tapos tinawag ako ng coach. Ayun, sabali ako. Tapos gusto mo sabali sa akin, sabi niya. Tapos ayun, sabi niya, sige po, tatry ko. Tapos sabali ako mga 3 araw. Pinapapunta niya ako ngayon. Punta niya ito para mag-practice tayo. Pero nung, alam niyo, pangarap na araw, ayaw na. Alam mo saan ako duman? Masabi na. Kasi makikita ko. Kasi makatawag niyo ngayon ako. Sasaya ka naman. Ito naman, nabagod ka. Ang sarap sa feeling mong ganyan. Kasi, parang meron ka sa sarili mong natututunan. Yung kumbaga, may naiyakambag ka para sa sarili mo. Kasi ako dati, naiyak pala sarili sa mga sports. Tapos meron akong may coach na, 'di ba pag kapag ano nga pala yung ano, sport fest. So may mga nagpupuntang coach dun sa school namin. Meron kaming coach ng taekwondo. Oh, so grade 4 ako noon, nag-start akong sumali. Sinong mga gustong sumali sa taekwondo? Sinong gusto mga sumali sa volleyball? Sinong mga gusto sumali sa soccer? Hiwaywalay yun, basketball. Sumali ako taekwondo. Kasi grabe yung ano ng binti ko.
Grabe ako sumipa. Grabe din yung nalsik na laway po. Nanominate na lang. So, grabe nga yung tindi ng pag-ano nga ng... Hindi ko ramdam dito eh, sa upper, ano yung pag-ano ko ng bola. Hindi ko ramdam na malakas. Pero mas ramdam po sa lower part. May short ako, bakit ba? Tapos, nung sumali ako ng taekwondo, una naming training is yung, nakalimutan ko na yun, pero madalas kaming foot exercise, like yung ganyan. Oh, para yung ang agad namin nagaganyan. Yung mga lower exercise ganyan. Tapos, yun nga, pag-kick, yung mga iba't ibang klaseng pag-kick, may double kick, ganyan. Tama ba yung sinabi ko? Oh, nakalimutan ko tagal sa tagal na kasi, ass kick, yung kalaban mo, kahit gano'ng kataas, gaganyan mo. Kailangan maabot ay? Mm-mm. Kailangan gaganoonin mo siya sa utak. Ayaw ko gawin yung dati, kahit gano'ng katangkad sa... Kahit gano'ng katangkad yung kalaban ko, nagaganoon ko. Ito tapos yung umiikot ng gano'n. Umiikot. Ay, nagagawa ko yung dati lahat. Papaikot yung bola. Hindi bola, taekwondo. Taekwondo. Araw lang sa hindi na nalalis sa bola. Tapos... Yun nga, natulog na sa soccer field. Ang pinakamatindi kong naging experience sa taekwondo, pinapasplit kami sa nakatayong poste. Eh. Hindi pa ako marunong mag-split. Pero dahil ma-encourage ka, dahil lahat sila, ginagawa nila yun, kahit yung iba first time, talagang pinag-titisa nila, binabanat nila. So unang... Totoo yun. Hindi lang itsura ng gano'n. Ay! Iiyak ka! Hindi lang ganyan. Talagang yung tono yung sipon mo at luha mo. Kaya sobrang sakit. Ganyan. So una, sakit sa katawan. Pinapaganyan kami. Tapos hanggang sa pababa ng pababa, tutukuran ka ng coach ng ganyan. Aray! Tapos habang nakaganon ka, nakasplit kang ganyan, nakaganon ka. Nagawa ko yun sa unang ano training. Hindi pwedeng hindi ka aalis na hindi mo magagawa eh. O hindi mga masin mo, punit-punit sa singit. Alam mo, pag uwi ko, ganyan ako. Sabi ko ba, nung mag-taekwondo. Pero nung nga totoo ako mag-split, sabi ko sa'yo, ang taas ng sipa ko. Kasi kailangan kasi yun. Yun yung kailangan. Kung bakit kailangan mo mag-split. Kaya napapansin nyo, di ba? Pag sumisipa ako, taas na. Pwede sa ganyan. Hindi ko na kaya mag-split, pero na-ano ko yung pagsipa ko ng mataas. Pinakamahirap. Yung nakatayong poste, kailangan namin umisplit doon. Iyakapin namin yung poste. Habang naka-split kami. Parang gymnast din nga. Pero hindi naman more on gymnast. Hanggang sa ito na. Yung tapos na yung training namin. So, natawa ko nung pauwi ka na kahit, oo, totoo yun. Grabe yung sakit. Kaya lang kasi syempre, bata ka pa. Malakas yung pangatawan. Hindi mo masyado ramdam. Hindi mo masyado hinihinda. Hindi ako nagkasakit noon. Straight yun. Hanggang sa mag-grade 6 ako, sumasali ako ng taekwondo. Tapos, dumating sa time na nilalaban na kami ng iba't ibang school.